Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng larot. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nung kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin nang sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang pagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sino mang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito.
binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikai, sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin. At makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ah, alleluia, ah, alleluia, ah, alleluia, ah, alleluia. Lubos na mag tatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama ang sumunod sa anak niya. Ah, alleluia, ah, alleluia. Ah, alleluia, ah, alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libing ang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ninyo, sa paningin ng tao ay mabubuti kayo, ngunit sa totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at kinagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo'y mga anak na mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Patuloy ang paalala ni Jesus sa atin, sa ating ebanghelyo, na patuloy tayong lumago sa ating kalooban, sa ating pagkatao, na sana ang binibigyang pansin at diin natin ay hindi kung ano ang tingin ng iba sa atin, hindi yung image natin,
kundi ano yung image natin sa harapan ng Diyos. And God looks into our heart. Tinitignan ng Diyos ang ating puso, tinitignan ng Diyos ang ating kalooban. Hindi yung panlabas ko at kung anong sinasabi ng iba sa atin. Ang tinitignan ng Diyos, ano ang nasa puso natin. Kaya sana bilang Kristiyano at lumalago sa pananampalataya, ang bigyang pansin natin at tuon ay ang laman ng puso natin. Anong laman ng puso natin? Yan ang magandang tanong. Ang laman ba ng puso natin? Pagpapatawad o pagtatanim ng sama ng loob? Pagpapakumbaba o pagmamataas? Kalinisan o karumihan? Anong laman ng puso mo? Pagiging bukas palad o pagiging kuripot at maramot? Pag-unawa o panguhusga? Pag-intindi o paninira? Anong laman ng puso mo? At yun ang binibigyan din ni Jesus sa ating ebanghelyo. Ang laman ng puso. Kaya tinatawag niya yung mga iskriba at pareseyo na sa aba nila sapagkat sila'y mapagpaimbabaw sapagkat alam niya ang laman ng puso ng mga pareseyo at iskriba. Na alam niya na ang kanilang pagsasabuhay ay panlabas lamang. Sa suot nila, sa sasabihin ng iba. Pero yung loob nila ay merong hindi pagtanggap sa salita ng Diyos. Merong katigasan ng ulo at puso sa mga pahayag ni Jesus. Maganda rin sa atin, no? Bilang mga Kristiyano na lumakbay patungo sa kalooban natin. To journey to our hearts. To see, anong laman ng puso ko? Hindi kung anong sinasabi ng iba. Sabi naman ng kaibigan ko, mabait daw ako eh. Okay na yon. Mabait ka, pagtulog ka, no? May naman laging sasabihin ng mga kaibigan, may mabait yan, pagtulog yan, mabait yan. Pero maganda rin sa atin, no? To introspect, to look into ourselves, to look into our hearts. Anong laman ng puso mo? Anong laman ng puso mo? At sana, kung makita natin na madumi, marungis, may yugto sa buhay natin na alam nating pangit at gusto nating palitan, nariyan ang grasya ng Diyos para tulungan tayo. It doesn't end there by looking into our hearts. Kung sa tingin natin, kailangan natin linisin ang puso natin. Linisin ang karumihan na tayo ay lumago sa kabanalan. Hayaan natin na si Jesus ang humubog ng puso at kalooban natin. Ang santo na pinagdiriwang ho natin ngayon, si San Augustine, sinabi niya, "My heart is restless until it rests in you." Hindi mapapagal, hindi mapapayapa ang aking puso hanggat hindi ito nagpapahinga sa piling mo. Kaya ho, kung titignan ninyo ang imahe ho ni San Agustin, ay may hawak siyang puso na nag-aapoy. Ang mga Agustino, no, ang mga paring Agustino, ang kanilang simbolo ay may puso. Dahil sinasabi ho ni San Agustin, "My heart is restless until it rests in you." Kaya sa buhay din niya bilang isang tao, nagkaroon din siya ng pangit na nakaraan. Sa yugto ng kanyang buhay, may pagkakataon na tumalikod siya sa Diyos, hindi niya kinikilala. Ano mo mo, hilang siya ng trip down niya, gusto niya. Pero dahil sa pamamagitan ng walang humpay na panalangin ng kanyang nanay na si Santa Monica,
si San Agustin ay nagbago at nahanap ang kapanatagan ng puso niya sa presensya ng Panginoon na humubog sa kanya. Kaya nga sabi niya, "Late have I loved you, O beauty, O ancient, O ever new." Late man, pero hindi nagpahuli. Kaya maganda rin sa atin, no, bilang Kristiyano, sa Ebanghelyo natin at sa pagdiriwang natin ng kapistahan ni San Agustin, ay magandang makita ang paglakbay natin tungo sa puso natin. Hilingin sa Diyos na hubugin ang puso natin. At sa gayon, tulad ni San Agustin, masabi din natin, "My heart is restless, O Lord, until it rests in you." Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Panginoon na tulungan tayo maging tapat sa ating mga kilos. Ang ating itugon, Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Sa ating buhay bilang bayan ng Diyos, naway matugunan natin ang mga hamon ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng ating tapat na pagsaksi. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Atinawang maiwasang gumawa ng mga bagay dahil lamang sa ating pagnanasang tumulad sa karamihan o dahil sa ating pagkukunwari. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga nawala ng pag-asa dahil sa ating masamang pakikitungo at pag-uugali, naway manumbalik sa pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabagong buhay. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga may sakit, naway makita ang mapagpagaling na kamay ng Diyos sa kanilang mga dinaranas na mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ang mga yumao sa buhay na ito, naway tanggapin sa walang hanggang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, basahin mo ang aming mga puso at tugunin mo kami. Ama, tulungan mo kaming sambahin ka ng may katapatan sa aming puso at makalapit kami sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, mahihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Itong Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being esteemed, from the desire of being loved,
deliver me. Announcement, sa August 29, 2024, Huwebes, pagunita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista, ang tagapagbinyag. Magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. Ang ating maringal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rektor at cura paroko, Reverend Fathers John Sescon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanalawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya ang sa pamamagitan din niya, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.
krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati pa namin.